Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'll be talking about how to get or how to apply visiting relative visa going to Japan and my new set of places that you must see while you are in Japan. So please stay tuned and check it out. Disclaimer lang po, I made this video based on my personal experience. But before we get into the video, be sure to subscribe by clicking the subscribe button. From red, turns it into gray once you have subscribed. Let's proceed to the video. Maraming mga Pilipino na naninirahan ngayon sa Japan na gusto makasama yung mga mahal nila sa buhay na nasa Pilipinas. Kahit sa konting sandali, maipakita sa kanila kung anong klaseng pamumuhay meron sa Japan. At para maipakita rin sa kanila yung mga nagagandang lugar dito sa The Land of the Rising Sun. Pero halos karamihan di alam kung paano ang gagawin. Kaya kung isa kayo sa mga ito, then ito yung video na ginawa para sa inyo. Sino-sino nga ba ang mga qualified relatives para sa visa na to? Let's take it one by one. Ang mga kamag-anak na pwede sa visa na to ay magulang, anak, kapatid, tiyahin, tiyuhin, pinsan, lolo, lola, at mga apo. Other than that, di nakasama sa kategory ng visa na to. So, umpisa na natin. If your purpose is to visit relatives in Japan, then ito yung mga requirements na kailangan mo i-prepare sa Pilipinas. Number 1, passport. Your passport should be valid for 6 months. Dapat may extra 2 pages para sa visa and the stamp. Be sure na you have your signature. Broken passport is not accepted, kaya always check your passport kung may damage o nabasa kasi di siya tatanggapin. Number 2, application form. Dapat napilapan ng tama at kumpleto. Kung ang tanong ay di applicable sa'yo, then you just have to write NA, which stands for not applicable. Di tumatanggap ang embassy ng may blanco, walang date, walang signature, so dapat kumpleto at tama. Dahil pag mali yung information na nilagay mo, kadalasan ng application ay nadi-deny. Pwede ka humingi ng application form sa entrance ng Japan Embassy, sa mga accredited travel agency, at pwede nyo din i-download sa website ng Japan Embassy. I'll be providing the link of all the forms na kakailanganin nyo. Just check my description box below. Number 3, birth certificate from PSA. Must be issued within 1 year. Sa mga late register, you need to provide additional documents like baptisma certificate and form 137 from high school or elementary. If ever hindi kayo makapag-provide ng mga documents na kagaya nito, then you need to include a letter stating the reasons kung bakit di kayo makapag-produce ng mga additional documents na kagaya ng baptisma certificate and form 137. If there's no record in PSA, you can submit a certificate of non-record na galing sa PSA together with a birth certificate from the local civil registrar o city hall na kung saan lugar kayo pinanganak. Number 4, if you're married, then you need to provide a marriage certificate issued from the PSA. It should be issued within 1 year. Kagaya ng sa birth certificate, kung walang record sa PSA, submit mo lang yung certificate of non-record na galing sa PSA together with a marriage certificate from the local civil registrar o city hall na kung saang lugar kayo kinasal. Number 5, daily schedule in Japan. Ito yung schedule or activity mo habang nasa Japan ka. Number 6, recent photo taken not more than 6 months. It should be 4.5 by 4.5 cm in size with white background. If applicant will shoulder his or her travel expenses, the applicant should provide the following documents. Number 7, bank certificate, valid within 3 months. Magkano nga ba ang required na laman ng banko para ma-approve yung visa application? For me, as long as you can prove to them na you can support yourself habang nasa Japan ka, then everything will be fine. Number 8, latest ITR or Form 2G16. Clear Xerox copy will be okay.
Ito naman yung mga documents na ipiprepare sa Japan side. Number 1, invitation letter or letter of reason for invitation or Shohei Ryusho in Japanese. Ito siya guys. You can use separate sheets of paper para sa detalye ng invitation kung mahaba. There's an English and Japanese form so you can choose. If the inviting person is Japanese, then you can use a Japanese form. You can download this form sa website ng Japan Embassy or you can check my description box below. Number 2, family registration or kusikitohon in Japanese. Ito yung papel na nakalagay dito, all the members of the family. Pero available lang to sa mga Japanese. So if your relative in Japan is Japanese or your relative in Japan married to a Japanese, then you need to ask these papers. It must be issued within 3 months. Number 3, residence certificate or juminyo in Japanese. Makukuha ito sa City Hall kung saan kayo nakarehistro. You need to ask this document to your relatives in Japan and of the guarantor kung may ibang magagarantor. It must describe all the family members and it must be issued within 3 months. Number 4, copy of residence card or zaryukado in Japanese. Parang ganito siya guys. Foreigner na nakatira sa Japan ang meron ito. Yung Xerox copy lang, back to back ang kailangan. If guarantor in Japan will shoulder the applicant's travel expenses, then you need to ask these documents in Japan. Number 5, guarantee letter or hoshosho in Japanese. May English and Japanese form ito, so you can choose kung ano gagamitin. If the guarantor is Japanese, then much better yung Japanese form para maintindihan ng guarantor ng maayos. Pwede ito i-download sa website ng Japan Embassy or you can check my description box below. Number 6, income certificate or shotoku shomeisho in Japanese. You can get this from City Hall. Number 7, tax return certificate with gross income. Nosei shomeisho para sa mga worker or kakutei shinkokusho hikae. Ito yung para sa mga self-employed o may mga sariling business. You can get this sa tax office. Number 8, bank certificate or yokin sandaka shomeisho in Japanese. It must be issued within 3 months. Guys, kung may mga supporting documents like proof of relationship to the inviting person, example birth certificate, also applicant's economic or social ties with the Philippines like employment certificate, and urgent reason to visit like medical certificate and wedding invitation, submission is encouraged. And also all the documents must be in A4 size. So lahat ng mga forms na ida-download or gagamitin na papel must be in A4 size. Make sure na you completed all the required documents. All the information na binigay mo ay tama, then there is a good chance to get a Japan visa. Pero depende pa rin sa immigration lahat. At kung halimbawa madinay yung application mo, then you need to wait for another 6 months for you to be able to apply again for a Japan visa. If you think na kumpleto na lahat ng documents, then you need to bring all the documents sa mga accredited agency ng Japan Embassy. You can search accredited agency ng Japan Embassy via internet. May processing fee which costs 2,000 pesos pero iba-iba yung price nila. So pwede ka maghanap ng mura at pinakamalapit na accredited agency sa iyong lugar. Processing time ito takes about 3 to 5 working days. If your application is approved, then you can buy your plane ticket but be sure na may round trip ticket guys kasi required yun para makita nila na talagang babalik ka. Guys, ito yung second set of places na pwede ko i-recommend na you must see while you are in Japan. Tokyo Tower. Ito yung second tallest structure in Japan na may taas ng 1,092 feet. The design was inspired sa Eiffel Tower ng Paris na may taas ng 1,063 feet. So mas mataas pa ang Tokyo Tower compare sa Eiffel Tower. If you decide na umakyat sa taas na 150 meter above the ground, which is the main deck, it will cost you 1,200 yen and 500 yen for children from 4 to 6 years old. Or you can avail the top deck tour which includes 150 meter and 250 meter that cost 3,000 yen. So 150 meter guys, ito yung makikita mong view. Plus, they have a glass floor na pwede makita yung pinakababa na talagang sobrang nakakalula. Unicorn Gundam Statue. It is displayed outside Diversity Mall in Odaiba na may taas na 19.7 meter. This is a place na you must see in Japan. During daytime, may transformation show ito na tumatagal ng 1 minute and it goes 4 times a day.
It shows the transformation from unicorn mode to destroy mode. Meron din siyang show during night time, starts from 7:30 PM. Kaya kung mapadpad kayo dito, be sure to ready your camera or video cam para sa picture taking dahil sigurado manghihinayang kayo pag di kayo nakapagdala ng mga ito. Guys, dito rin matatagpuan yung little replica ng Statue of Liberty. Di siya kalayuan mula sa Gundam na pwede mo siya lakarin. Siguro it will take about 3 to 5 minutes. Sa lugar na to, matatanaw mo rin ang napakagandang Rainbow Bridge. Asakusa. Ang main attraction dito ay Sensoji Temple, a very famous Buddhist temple. Bago makarating dito, dadaan ka sa shopping street na tinatawag na Nakamise. Makakabili ka dito ng mga traditional snack and tourist souvenirs sa murang halaga. Kung mapadpad man kayo dito, don't miss to have a picture sa famous Nakaminari Gate na talagang dinudumog ng mga turista. So hanggang dito na lang guys, if you learned something new, please hit the like button and please don't forget to share this video. Thank you for watching.